Magandang araw sa inyo. Ituturo ko sa inyo yung tamang paggamit ng yeast. Talagang kailangan nyo kasi itong i-master. Kailangan maging napakagaling ninyo paggamit ng yeast. Ngayon, ituturo ko na sa inyo para wala na kayong tanong. Okay? Isa lang muna, yeast muna kasi napaka-importante nito. Pero bago tayo tumungo sa ating o mag-continue sa ating aralin, dito muna tayo. Tara na sa ating leksyon. Okay, pag sinabi mong is, ito ay tumutulong upang ikonekta ang katangian, kondisyon, o katumbas na noun o pronoun patungkol sa ating paksa. Ibig sabihin nito, guys, halimbawa, he is strong, he, siya, is, I, strong, malakas. Diba ang pag sinabi mong malakas, diba yan ikatangian? Yan daw yung pag sinabi pagkatangian ang ginamit natin para i-describe o sabihin kung anong meron sa ating subject o paksa. Kasi ang ating subject o paksa dito, itong siya, itong he sa English, siya. Yan ang paksa. Para daw masabi natin yung katangian noong tao, nitong siya, kailangan natin ng tulong ng is. At ito nga yun, yung I. Kasi pag sinabi mo, siya malakas, di ba mali na yun? Alam mong mali yun, tsak, pag yun ay tinranslate mo sa Tagalog, sa English, mali ka rin. Kasi wala kang I. Ito nga ang I, yun yung is. Okay? Kaya sinabi ko, tumutulong upang ikonekta ang katangian, condition o katumbas na noun o pronoun patungkol sa ating paksa. Okay, yan ang dahilan. Sa panghalimbawa, the girl is present in the class. So, the girl, ang babae, is, ay, present in the class, sa klase. Kung mapapansin nyo guys, gumamit tayo ng kondisyon. Kondisyon. Ang kondisyon dito, present. Ibig sabihin na nandoon sa klase yung babae. Okay, hindi naman yung characteristic condition. Kasi pag characteristic, yun yung katangian ng babae. Ang pinag-uusapan natin yung condition niya. Kung anong lagay niya sa classroom. Kung present ba o hindi present. Yan yung condition naman. Di ba napansin nyo, ginamitan din natin ng is o ay sa Tagalog. Di ba, ang babae present sa klase. Mali yun. Dapat merong ay para tamang-tama yung iyong mensahe. Okay? Tapos, gamitan naman natin ng pronoun. The man is he. Ang lalaki, the man, tas is, I, then he, siya. Itong siya, pronoun to, tinutukoy nito yung lalaki. Pansin nyo? Yung lalaki at itong siya, iisang tao lang. Kaya may sinabi rin ako sa inyo, katumbas na noun o pronoun. Dito sa ating sentence na to, katumbas na pronoun. Okay? Ikinonekta natin yung katumbas na pronoun ng ating paksa na ang lalaki. Okay? Kuha nyo na ha. Yan yung pronoun, yung siya. Tapos yung the woman is a doctor. The woman, ang babae, is I a isang doktor. Kung mapapansin nyo, doktor siya. Pag doktor ang ginamit natin, noun yan. Kasi yan ay pangalan ng tao. Kasi pag sinabi pangalan tao, pwedeng sabihin kong tao, noun yan. Pangalan ng tao, uli, particular, Jose Rizal, o doktor. Doktor, noun din yan. Pangalan ng particular na doktor, Jimmy Santos, o ganun. Yan yung noun. Kasi ang siya, pronoun yan. Kasi hindi niya pinapangalanan kung tao ba yon, kung anong pangalan ng particular na tao. Yun yung pronoun. Okay? So, yan ang gamit ng is. Ikinokonekta niya ang katangian, kondisyon,
o katumbas na pronoun o noun sa ating paksa. Pag sinabi kong katumbas, guys, yung noun at yung ating paksa o subject, iisang tao yun, o iisang bagay, o iisang hayop, o iisang lugar. Ganun din sa pronoun. Yung pronoun at yung subject, iisa lang sila, iisang tao, iisang bagay, iisang hayop. Itinuturo mo lang siya sa ibang salita, katulad ng siya, yun, iyon. Okay? Punta na tayo sa next slide. O, ito pang halimbawa ng mga, ano ba to? Tapos, ito pa yung ibang halimbawa ng noun. Plano. Kunari, plano, noun yan. Tapos, yung particular na plano, anong particular mong plano? Kunari, ang particular kong plano ay matulog ng maigi. Tapos, idea. Anong particular na idea mo? Uminom ng maraming tubig. Yan yung mga noun at iba pa. Kung mapapansin nyo ang noun, hindi lang yan isang salita. Pwede rin yung grupo ng salita. Okay? Para maging noun. Pag sinabi mong noun, pwede siyang maging subject o pwede rin siyang tagasabi. Kung pwede rin siyang gamitin para sabihin kung anong meron ang subject. Kung anong katumbas ng subject. Pag sinabi ko kung anong katumbas ng subject, balik tayo dito. Ito nga yun. Para masabi mo sa iyong tagapakinig, kung para mas makilala pa ng iyong tagapakinig yung iyong subject, ginagamitan natin ng another noun. Katulad nga nito, the woman is a doctor. Noun to, doctor. Itong woman, doctor, noun din to. Pareha silang noun. Pero ginamitan natin ng ibang noun para mas makilala pa ng para mas makilala pa ng listener mo yung subject mo na woman, di ba? Tapos punta tayo dito sa isa pang halimbawa, ang mag-ehersisyo ay maganda sa iyong kalusugan. Sa iyong kalusugan. Exercising is good for your health. Ang mag-ehersisyo, exercising, yan yun. I is maganda, good sa iyong kalusugan, for your health. Okay? Ayan, napansin nyo? Ano to? Ideya to. Ang mag-ehersisyo. Kuha nyo, yan yung noun. Noun to. Ang mag-ehersisyo. Tapos exercising sa English. Tapos, ito yung mga pronoun na pwedeng natin gamitin. Pansamantala, ito lang muna yung pronoun na ibibigay ko. Mabigyan ko lang talaga kayo ng idea. Okay? Kalimitan, ang pronoun na ginagamit natin para sa is, ito is, ay ang she or he is equal to siya, it, bilang yun or iyon, tapos that, bilang yan o iyan, tapos itong everyone, one, nobody, at marami pang iba. Ito lang yung ibibigay ko sa inyong senyales para malaman nyo na is ang gagamitin nyo sa pronoun nyo. Pag ang pronoun nyo ay pang-isahan, kunyari katulad nito, she o he, siya, di ba ang siya, isa lang yan. Pero pag gumamit ka ng sila, hindi mo pwedeng gamitin ng is kasi hindi naman isa ang sila eh, di ba? Di ba ang sila maramihan, kaya hindi is, dapat ay are. Yung are, i-discuss ko sa inyo sa susunod. Okay, is muna tayo. Kaya tandaan nyo, ang is, laging is pang-isahan. Tao, bagay, hayop, ideya, lugar, at marami pang iba. Okay, o itong halimbawa na pwede natin gamitin ang is sa mga pronoun na ito. It is beautiful. It, yun, is, ay, beautiful, maganda. Isa pa, he, siya, is, ay, smart, matalino. Kung mapapansin nyo, nakagawa na tayo ng sentence.
Biski paunti-unti, pero yung sentence na yan, maganda na yan. Tamang-tama yan. Wala kayong mali. Biski tanong nyo pa sa teacher nyo. Okay? Tapos itong pinaka-importante, guys, para malaman nyo na tama ang inyong sentence. Kasi ang sentence o mensahe sa mensahe, meron yan pattern. May sinusunod tayong sunod-sunod na dapat yung salita natin, ito muna, bago iyon, bago yan. Ganun yun. Ito dapat ang sundin nyo pag gagamit kayo ng is. Okay? Ito, pattern na ginamit natin para makagawa ng sentence gamit ang is bilang isang linking verb. Alam nyo na ang linking verb ba? Yan yung ginagamit natin para i-connecta. Okay? Saka dagdag nga pala, ang linking verb, ano yan, dapat siya lang mag-isa ang action o condition. Ibig ko sabihin, katulad nito, is, siya lang ang verb dito, is. Teka, bigyan ko muna kayo ng halimbawa. Okay, wait lang ah. Okay guys, ito yung halimbawa na yung is natin ay hindi linking verb. She is running. Pag nakita nyo, yung kasunod ng is ay action word. Pag sinabing action word, ito yung action, yung ginagawa ng subject mo. Ibig sabihin, yung subject mo ginagawa yung salitang iyon. Katulad nito, running, tumatakbo. Di ba ito isang action? Tapos meron kang I. Yung I dito, di ba sa English ay is. Itong I na to, hindi na siya linking verb. May tawag na siya. Siya ay, ang tawag sa kanya ay auxiliary verb. Yun na ang kanyang tawag, yan na ang magiging tawag sa kanya. At tong auxiliary verb, meron tong sariling gamit. Meron tong sariling function na ituturo ko rin sa inyo. Pansamantala, tinuturo ko muna sa inyo itong linking verb kasi para wala na kayong tanong-tanong, punta na tayo sa auxiliary pagkatapos. Okay? Yan ang senyales na ang is ay hindi linking verb. Pag ang kasunod ay mga aksyon. Kunwari, siya ay kumakanta. Siya ay nagluluto. Siya ay... Basta, pag aksyon ang kasunod, hindi siya... Pag aksyon ang kasunod at hindi katangian, hindi condition, hindi katumbas na pronoun o noun, auxiliary verb yun. Okay? Tandaan nyo yun. Tapos itong, she is beautiful. Alam nyo na, yan ang linking verb. Yan o, linking verb ang is dito. Itong she is present, yung condition, siya ay present, linking verb ang is dito. Ano? Okay na. Tapos, ito na nga yung mga pattern para makagawa kayo ng mensahe sa English gamit ang is. Is na ginagamit bilang linking verb ha, hindi auxiliary. Okay? Ito, una, noun plus linking verb is plus noun. Ang noun natin ay the woman o woman. Tapos is, tapos a doctor. Yung doctor, noun yan. Kung mapapansin nyo, hindi ko sa inyo dinidiscuss itong A, itong in the class, kasi yan ay ang tawag dyan mga complement. Ididiscuss ko sa inyo kung paano gumamit niyang mga yan. Okay? Pero ang importante dyan, yung mga pinaka-importanting salita o pinaka-importanting salita sa ating mensahe, yun yung naka-indicate o nakalagay sa ating sentence pattern. Kasi pag tinanggal mo yung woman, wala ka ng paksa. Pag tinanggal mo ang is, mali na yung mensahe mo. Pag tinanggal mo yung doktor, wala na rin. Diba? Yan yung mga importanteng salita. At yung mga importanteng salita, may pattern yan. Ito na nga yun. Noun, woman, linking verb is, noun, doktor. Kung mapapansin nyo, pag sinunod nyo to, nakagawa tayo ng sentence sa English ng tama. Okay?
Isa pa ang ginawa natin na pattern, pronoun, linking verb is adjective. So, pronoun, he, linking verb is, adjective, strong. O yan, nakagawa tayo. Sundin nyo lang tong pattern na to, makagawa kayo. Tingnan nyo, he is strong, he is beautiful, he is handsome. Parang mga ganun lang. Tapos, noun, linking verb is adjective. Adjective naman at saka noun ang ginamit natin dito. The girl, o noun yan. Is. Then, adjective, present. Kung miski i-google nyo pa, ang ibig sabihin ng present, pag inano nyo, pag inalam nyo ang function o gamit ng present, adjective yan. Okay? In the class. Itong in the class complement yan. Sinasabi lang kung saan condition nangyari. Okay? Pero ipapaliwanag ko sa susunod sa inyo yung complement. Okay? Tapos ito pa, another sentence pattern. Noun, linking verb is plus pronoun. Oh, noun at pronoun naman dito. Noun, the man o man. Linking verb is, then pronoun, he. Oh, pansin nyo? Sundin nyo lang itong mga sentence pattern na ito. Magagawa na kayo ng inyong tamang English sentence o mensahe. Kaya guys, basta tatandaan nyo, itong subject lagi nasa kanan. Itong daman nasa kanan, kaya yan ay subject. Tapos itong is, simula is, papuntang kanan, predicate lahat yan. Ito yung senyales, itong is na to, senyales na nasa predicate ka na. Ang tawag na dito sa mga nasa kaliwa, yan o, predicate kaliwa ay predicate. Pag siya ay adjective, katulad nito, present, adjective yan, ang tawag doon, adjective phrase. Pag noun naman, nasa predicate, noun predicate. Ganun naman ang tawag. Okay? So, kung gusto nyo pa matuto guys, kasi talagang itong pagtuturo ko sa inyo, talagang inaanan na natin, hinahalukay na natin ang mga dapat ninyong matutunan. Kasi ang pinaka-the best sa English, guys, matutunan nyo yung pinaka-core. Kung sa mundo yung pinaka, kung saan nanggagaling lahat ng kung bakit nabuo ang mundo. Yun ang itinuturo ko sa inyo. Para walang tanong-tanong, miski sa examination, interview, pasado kayo. Kaya kung gusto nyo matuto, mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel sa EITB. Sa EITB, English Itinagalog TV. At i-like nyo, i-share nyo para yung iba matulungan nyo rin. Kasi pag ni-like and share nyo tong video, ang gagawin ng YouTube, tutulungan yung video na ipakita pa sa iba, sa mas marami. Maraming matututo. Nakatulong na kayo, nakatulong din kayo sa channel na to, natuto rin kayo. Kaya guys, maraming salamat. Maybe the next topic is all about the linking verb are. So, don't miss it at sana i-practice nyo to. Lalo na itong mga sentence pattern na to. Okay? So guys, please subscribe, like, and share. Alam nyo na kung bakit. Okay? Magandang araw. Good day. Uli.